Ang mga piloto ay may oportunidad na makapag-travel sa buong mundo, makita ang mga nakakamanghang lugar at makasalamuha ng iba't ibang klase ng tao. Kung nais mong ilaan ang iyong mga araw at 20,000 feet, baka napapaisip ka kung ano ba ang mga hakbang na dapat mong gawin upang maabot ang iyong inaasam. Walang perpektong daan sa pagiging isang piloto, ngunit narito ang isang magandang simula upang mangyari ito. Namnamin ang saya at lungkot na iyong mga madadaanan sa iyong paglalakbay. Mahaba-haba ito! Basic qualifications. Educational attainment. Ang isang college degree ay hindi isang requirement upang makuha ang basic pilot license. Maaari kang makakuha ng student pilot license or SPL, isang private pilot license or PPL, o maging isang commercial pilot license or CPL kasama ng isang senior high school diploma. Ngunit, kung ang iyong layunin ay ang makapagtrabaho sa major airlines sa Pilipinas, isang critical na requirement ang college degree. Ang ibang mga kumpanya ay talaga namang hinahanap ito, habang ang iba naman ay hindi. Maaari kang kumuha ng anumang degree or course sa kolehiyo. Ang airlines ay tumatanggap ng mga nagmula sa iba't ibang industriya basta ay sila ay degree holders. Ang ilang airline pilots ay pinapayo na kumuha ng non-aviation related courses para kapag nagdalawang isip ka sa pagpipiloto, magkakaroon ka ng isang backup course pati na ng iba pang career options. Kung nais mong kumuha ng isang aviation related course, kumuha ng bachelor's degree major in aeronautics, aviation, avionics, or aerospace engineering. Isa itong napaka-competitive na industriya at walang kasiguraduhan na makakakuha ka ng trabaho maging matapos mo man makuha ang lahat ng required flight hours at licenses. Physical fitness. Upang masigurado na ikaw ay physically fit na makapagpalipad ng isang eroplano, kailangan mong kumuha ng isang medical certificate bago magsimula sa iyong flight training. May iba't ibang klase ng medical certificates na ibinibigay sa mga piloto. Second class medical certificate or class 2 for student pilot license and private pilot license. First class medical certificate or class 1 for commercial pilot license and airline transport pilot license. Upang makakuha ng isang medical certificate, kailangan mong masuri ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Aviation Medical Examiner. Pagsasama-samahin nila ang mga resulta mula sa iba't ibang medical professionals upang gumawa ng isang report. Kabilang dito ang mga sumusunod: electrocardiogram or ECG, vision test which includes colorblind test, depth perception test, and Snellen chart, audiometry, chest x-ray, dental exam, urinalysis, drug test, and blood test, CBC. Common questions. Mayroon bang height requirement para maging isang airline pilot? Ang height requirement ay nag-iiba-iba depende sa airline requirements. Ngunit walang height requirement na kasama sa Philippine Civil Aviation Regulations or PCAR. Kailangan ko bang magkaroon ng 2020 vision? Maaari bang magsuot ng salamin ng isang airline pilot? Ang mga piloto ay maaaring magsuot ng salamin, ngunit mayroon lamang isang certain extent ang grado. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay na ikaw ay hindi colorblind. Mayroon bang age requirement o age limit to start? Sa Philippine Civil Aviation Regulation, ang minimum age requirement upang makakuha ng lisensya ay at least 16 years old. Ngunit para sa isang career, lahat ay nakadepende sa age requirement ng iyong napiling aviation school o airline company. English proficiency.
Ang English ay ang international language na ginagamit sa aviation. Ang radio communication ay napakahalaga sa paninigurado sa kaligtasan ng bawat flight. Kaya, kung hindi ka nakakapagsalita o hindi makaintindi ng Ingles ng maayos, mahihirapan kang sumunod sa mga direksyon mula sa control tower. Ang ilang flight schools ay nag-aalok ng aviation English course para sa mga estudyante na mula sa non-English speaking countries. Pilot License and Career Pathway. Stage 1. Get a Student Pilot License. Ang lisensyang ito ay binibigay sa pinakaunang stage ng pilot training. Ang minimum age requirement para sa student pilots ay 16. Maaari mong makuha ang lisensya na ito sa pamamagitan ng pag-enroll sa isang flying school matapos makapagtapos ng senior high school. Ang requirements para makakuha ng student pilot license ay National Bureau of Investigation NBI Certificate, Class 2 Medical Certificate, Birth Certificate for Filipinos only, Passport and Visa for Foreigners only, and Student Study Permit for Foreigners only. Ang training ay kadalasang nahati sa dalawang phases. Ground School. Ang haba ng programang ito ay kadalasang umaabot ng 1 to 2 buwan. Sa training na ito, matututunan mo ang basics ng air law regulations, weather, flight aerodynamics, navigation, radio communication, and other fundamentals of aviation. Flight training. Matapos matutunan ng basic knowledge, maaari ka nang magsimulang kumuha ng actual flying lessons mula sa isang certified flight instructor. Sasailalim ka rin sa ilang mga eksaminasyon upang makatuloy sa next level, ang Private Pilot License or PPL. Stage 2. Private Pilot License. Ang lisensya na ito ay bibigyan ka ng pagkakataon na makapagpalipad ng anumang single-engine, non-high-performance airplane. Hindi mo maaaring gamitin ang lisensya na ito upang kumita ng pera o makakuha ng compensation. Upang makakuha ng Commercial Pilot License or CPL, kailangan mong sumailalim sa isa pang ground school at flight training. Narito ang buod ng requirements na kailangan mo upang makompleto ito. Applicants should meet the legal age in the Philippines to work, which is at least 18 years old. A total of at least 150 flight hours. This is a combination of the 110 minimum flight hours required in CPL training and the 40 to 50 hours you've earned through your private pilot license for a total of 150 hours. English language proficiency in at least level 4. Radio license, Class 1 medical certificate, passed the commercial pilot license knowledge test in Civil Aviation Authority of the Philippines, and passed the skills test or check ride. Tandaan, ang duration ng SPL to PPL ay kadalasang umaabot ng 3 to 4 buwan at kailangan mong makabuo ng at least 40 to 50 hours na flight time. Stage 3. Commercial Pilot License. Ang mga Commercial Pilot License or CPL holders ay kadalasang kinukuha ng private corporations at mga individual upang magpalipad ng mga eroplano para sa espesipikong purposes tulad ng pag-transport ng cargo, pagsasagawa ng agricultural spraying, flight tours, o maaaring magtrabaho bilang isang flight instructor, ngunit kailangan ng flight instructor license. Ang lisensya ay binibigyan ka ng pagkakataon na kumita ng pera habang kumukumpleto ng flight hours na required para makapagtrabaho para sa commercial airlines. Upang makasali sa airlines, ang isang commercial pilot license holder ay dapat mayroon ring add-on rating. Tandaan, ang duration ng PPL to CPL ay kadalasang umaabot ng 6 to 8 buwan
at dapat magkaroon ng at least 150 hours ng actual flight time. Instrument rating. Binibigyan ka ng pagkakataon nito na makapagpalipad ng isang aircraft sa anumang kondisyon ng panahon. Ito ay dinaragdag sa isang private pilot at commercial pilot at nagpapahiwatig sa isang kwalifikasyon na dapat mayroon ang isang piloto upang makapagpalipad sa ilalim ng instrument flight rules o halos zero visibility flight. Ang rating na ito ay isa ring basic requirement sa airline companies. Ang training na ito ay kadalasang nahati sa mga sumusunod: ground school, flight simulator training of 20 to 30 hours, actual flight training of 10 hours to 20 hours. Some schools are offering actual night training, which will give the students a competitive advantage to enhance their instrument flight skills. Multi-engine rating. Ang multi-engine rating ay maaaring itagdag sa isang private o commercial license. Bibigyan ito ng pagkakataon ng piloto na mag-operate bilang isang pilot in command sa isang aircraft na may twin engine. Ang maganda rito ay hindi lahat ng airline companies ay nag-require ng multi-engine rating. Ngunit, bibigyan ka nito ng isang advantage kapag mayroon ka nito. Ang training ay kadalasang nahati sa mga sumusunod: ground school, actual flight training of at least 12 hours, passed the multi-engine knowledge test in Civil Aviation Authority of the Philippines, and passed the skills test or check ride. Stage 4, airline pilot. Matapos maglaan ng napakalaking dami ng oras upang makakuha ng flight hours at matapos kumuha ng iba't ibang pilot licenses at ratings, ang pagiging hired bilang isang airline pilot ay tila ang finish line ng iyong paglalakbay. Sa airlines, ang piloto ay sumasailalim sa isang certain type ng training tulad ng Airbus type rating. Isang pagsasanay upang bigyan ng piloto ng komprehensibong kaalaman sa sistema at skill na kailangan upang magpalipad ng isang particular na klase ng aircraft. Ang A320 type rating ay ang pinakakaraniwan sa Pilipinas at iba pang Asian countries. Kapag natanggap ka, magtatrabaho ka kasama ng kapitan bilang isang first officer, isang entry-level position. Ngunit kung ikaw ay nagpursigi at makakuha ng mas marami pang flight hours, maaari kang umakyat pa bilang isang kapitan. Kadalasan, ang captain position ay mag-require ng 4,500 hours flight time. Ito rin ang oras na magsimula kang kumuha ng airline transport pilot license na kinukonsidera bilang ang pinakamataas na civilian license. How much does it cost to be a pilot in the Philippines? Upang makakuha ng isang airline transport pilot license or ATPL at mag-apply bilang isang pilot at some of the best airlines, kailangan mong gumastos ng isang rough estimate of 3 to 5 million. Ang halagang ito ay sakop ng lahat ng training costs sa panahon ng ground instruction at flight instruction, tulad ng aviation school tuition fees, books, medical exams, licenses, airplane rental fees, flight instructor fees, board and lodging at marami pang iba. Ang malaking parte ng halagang ito ay mapupunta sa flight hour fees na nagmumula sa 8,000 pesos per hour. Syempre, magdidepende pa rin ito sa flight school na papasukan mo at sa pilot training program na pipiliin mo. Halimbawa, ang PAL ay may isang pilot training program na nagkakahalaga ng halos 4 to 5 million pesos, ngunit may kasama na itong job guarantee matapos mong makompleto at maipasa ang training. Ngunit tandaan na hindi mo babayaran ng kabuang training cost ng isang bagsakan. Ito ay mahati-hati pagkaraan ng mga taon na ilalaan mo sa pagkuha ng mga lisensya. Mula sa student pilot license, around 60,000 to 100,000 pesos. To private pilot license, around 600,000 pesos. To commercial pilot license, around 800,000 pesos. And finally, to airline transport pilot license, at least 2 million pesos.
Kung hindi mo kayang ma-afford ang expenses sa ngayon, maaari ka munang mag-ipon para dito o kumuha ng ibang trabaho habang kumukuha ng maraming flight hours sa abot ng iyong makakaya. How much do pilots in the Philippines earn? Kahit na ang kita ng piloto ay nag-iiba-iba at depende sa airline, narito ang ilan sa best estimates pagdating sa monthly salary ng isang airline pilot mula sa pinakamababang rank. First class officer, 175,000 to 180,000 pesos. Captain pilot, 275,000 to 280,000 pesos. At senior captain, 350,000 pesos and above. Pagdating sa local airlines tulad ng Cebu Pacific, ang first class officer kadalasang nag-uwi ng 80,000 pesos to 120,000 pesos per month. Tandaan na ang kita ng isang piloto ay nakadepende rin sa kanyang ratings at bilang ng flight hours na nakumpleto. Depende sa airline, ang mga piloto ay tumatanggap rin ng additional compensation tulad ng transportation at living costs, damit, pagkain, hotel allowances at marami pang iba. Ang airline pilots ay binabayaran per flight hour. Ibig sabihin nito na ang piloto ay nagsimula lang kumita ng pera sa oras na mag-take off ang eroplano. Ito rin ang rason kung bakit karamihan sa senior pilots ay mas pinipili ang international flights. Ang pagkuha ng mas mahabang flight hours ay katumbas ng mas maraming kita. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Ano pang hinihintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na! At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kaming Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!